Hello guys, good afternoon actually. Nakatulog ako, pero nakakatapos ko lang maligo, no? And medyo pangit yung lighting. Pangit yung lighting, pero good morning, good afternoon. Ayun, natulog ko si Hagi. Pati ako nakatulog din. So, kailangan kong, sabi ko, meron pala akong i-film ngayon. So, gusto kong ma-share sa inyo kaagad. Kasi baka hindi ko na naman ito ma-share. Kasi hapon na. But anyway, ayun, wala akong lipstick, wala akong anything inilagay sa mukha ko, ha? Basta, kailangan ko lang i-ano. Medyo pangit lang yung lighting ngayon. Kasi, ano, hapon na. Ganun talaga. Tingin yung mukha ko. Hindi ko lang pangat. Mag-lipstick muna ako, be. Parang ang pale ko. Nag-lipstick lang ako ng very, very light kasi inanap ko talaga ng lipstick ko. Kasi matagal na ako niya lipstick kasi nga, di ba? Lagi na ako face mask pag umaalis. Kaya hindi na. Siyempre, hindi na tayo mag-lipstick. So, anyway, ayun. Mag-start tayo. So, kasi ngayon, guys, merong ngayon sa COVID-19, medyo dahil dito maraming nang jump talaga sa into online selling kasi sabi nga nila 'di ba online selling talaga is the new normal. Parang lahat ng business, lahat ng mga ano ngayon talagang pupunta na sa negosyo kahit yung mga empleyado 'di ba na magaganda yung trabaho kasi naapektuhan din sila sa mga pangyayari. So ngayon gusto kong i-share sa inyo kasi sa dami-dami ng mga nag-online selling, syempre, ang dami mga competition, ang dami talagang competition. Kasi dati, kinakahiya talagang maraming ano sa online selling. Parang minamaliit nila yung online selling. Ngayon, talagang marirealize nila na yung mga nagsasabing ganon sa mga online seller talagang kinain nila yung mga sinabi nila dahil mismo sila nag-online selling na rin kasi yun yung trend ngayon, yun yung kailangan ng mga tao kasi yung mga tao, diba, dahil sa COVID yun ang labasan, so yung mga tao halos online na lang, so ano yung mga business na pwede mo may ano ngayon, diba, kasi yung iba basta na lang makapagbenta eh. So, eto yung mga tips ko kung ano yung mga negosyo, yung pwede nyo ma-ano ngayon, kung ano yung trend ngayon, kasi close pa. So, yung trend talaga ngayon sa ganitong panahon, is syempre yung pagkain. Is unang-una yung pagkain, guys. Kasi syempre, kasi diba, ano ba yung sinabi ko? Kasi, inis na mga, daming mga, ano yung daming mga commercial. Kasi ngayon, diba, mas talagang nag-click talaga yung, dito sa amin, dyan sa inyo, grab food yung sa inyo dyan eh. Dito sa amin, meron kasing bagong ano dito, na talagang nag-click talaga sila yung Food Panda, talagang grabe yung pag-click nila dito sa COVID-19 kasi yung mga tao talaga hindi talaga nilang may magde-deliver sa kanila, ganun. So doon din ako na-inspired na mag i-deliver din kasi parang naging initiative ko na rin na i-deliver. So isa yun ha, pagkain, na may pag-usapan natin yan, yung mga tips ibibigay ko sa inyo. Una yung pagkain kasi yun talaga, kumakain yung tao. Pangalawa is, mabenta din ngayon yung mga pots. Yung mga pots, yung mga seeds, ganyan. Kasi talagang grabe. Kahit saan ka magpunta ngayon, guys, ubus-ubus lahat yung mga pots. Pati yung mga seeds. So, ayan. Isa din yun sa pwede mong mabenta. Sa pagkain, guys, ha, kasama na din yung, kahit anong pagkain, ulam, meron din mga pang snacks, mga cakes, mga desserts, ganyan. So, diba? Kasi yung mga tao na naboboard sila sa loob ng bahay. So, gusto nilang may kinakain sila. So, ano pa ba? So, ano pa ba yung pwedeng mabenta? Pero kasi yung usually talaga yung food talaga eh. Ano pa ba? Parang yun lang. Yun lang ata. Tapos may line pa. Walang masabi siya. Oh, yung mga toys at saka yung mga party needs. Ay, never kong in-imagine, never kong in-expect na magkiklik pa rin yung toys. Kasi kahit anong gawin mo, magbi-birthday pa rin talaga yung tao, diba? So, yung akin, talaga, diba, sabi ko, diba, na-stuck yung lahat yung sa stock room namin. So, nangyari dun, guys, is binenta ko yun.
Tapos, nagulat talaga ako. Kasi, pero meron pa rin nag-i-inquire ng mga balloons, ganyan. Hanggang sa dumami sila. Kasi talagang nagba-birthday talaga ng tao sa kabila ng, ano eh, ng pandemic. Talagang nagba-birthday talaga sila. So, sobrang halos ubos-ubos lahat. Tapos, dahil sa close lahat yung mga malls, so, yung mga tao naghanap sila ng mga balloons. Tapos, konti lang yung stocks namin. So, ano yung meron ako, binenta ko yon. So, talagang nabenta namin yun at dineliver. Tapos, mamaya pag-usapan natin yan kung paano kayo makakapag-deliver sa ano ninyo na hindi naman kayo malulugi. So, ganun. So, parang yun lang yung pinaka-basic na parang ngayon talagang yung nagtitrend ngayon, yun talaga yung basic na parang hinahanap ng tao ngayon sa pandemic. Actually, it's not too late kasi kahit man nag-ano na tayo, parang medyo free na ng konti, no? Pero yung tao parang takot pa rin talagang lumabas, kaya in pa rin itong mga business na sinasabi ko sa inyo. So ngayon, ayan, sabi ko na sa inyo yung mga basic. Pero actually maraming negosyo na pwede niyong maibenta sa online talaga. Pero yan lang yung sasabi kong pinaka inaano ng mga tao. So now, kasi sa sobrang dami nagbebenta ngayon, hirap din yung mga buyers na pumili kung sino sa inyo yung bibilhan nila. Kasi mayroong iba sa online, nag-away-away na sila kasi sinusulot yung mga customers nila. Pero sa akin, never naging issue yun sa akin. Hindi ko lang alam sa kanila talaga kasi may mga ganong cases. So now, ang tanging may bibigay kong tips talaga sa inyo, no, wag lang basta magbenta lang, basta lang may post ka. Importante din na medyo catchy din yung mga ipinopost ninyo. Like for example, like ako ha, eto, yung free delivery, I mean not free delivery, but we deliver na walang minimum na amount na para ma-deliver sa iyo. Ang sa akin lang dito is meron lang kaming minimum na delivery charge. So kahit 2 piraso lang na longganisa lang yung orderin niya or 3 piraso lang, okay lang. But meron lang talagang 20 pesos na delivery charge. Kasi yun yung nasabi ko na sa inyo yan, 'di ba? Yung delivery charge na chinacharge ko sa mga buyers ko. Yun na yung pinababayad namin sa rider namin na nagde-deliver. So, tanging ang ano namin, ang aming gastos doon is really yung sa gas. Kasi, pero yung motor kasi hindi naman kasi ganun kalaki yung gasolina noon. So, yun lang yung nagagastos namin. Pero, syempre, huwag ka naman mag-deliver sa isang araw. Meron ka lang delivery na dalawang delivery. So, palulugi ka noon. So, ang gawin mo, is, like, kung hindi talaga nung kalaming yung i-deliver ninyo, ano pa ginanabig? Iga ka-distract ko ba? So, ayun, ang daming mga advertisement dito. Mga extra, ano, medyo nawawala na ako talaga sinasabi ko. Ano ba yung sinabi ko? Ayun nga, yung deliver talaga, like for example, magkukuha ka ng order Monday. So, wag mo na i-deliver mo na sa Tuesday, gawin mong Wednesday. Para yung deliveries mo, isahan lang siya, diba? So, ganun yung ginagawa namin. Pero usually, every day kami nag-deliver pag medyo marami talaga. So, ayun. So, hindi ka malulugi. Malulugi ka pag merong mga... Kasi minsan hindi nila namimit yung minimum eh. Hindi talaga nila namimit yung minimum kasi minsan nagtatry pa lang sila. So, sa akin talaga is... yun talaga, yung delivery charge, yun yung pang ano. So, in fairness man, effective yun sa amin. So, yun yung may advice ko sa inyo. And also, ano pa ba? Kasi actually, nagbibenta kami ng mga seeds online. Like, yung nire-repack. Yung nire-repack, minsan i-ano ko sa inyo kung ano yung mga dapat yung gawin doon. Pero, yun yung ginagawa namin. Like, for example, mayroong sa online dito sa amin, walang nagbibenta ng seeds. May nagbibenta ng seeds but medyo pricey sila, yung buong isang pack talaga. So, naisipan ko lang na, kasi meron akong mga extra dyan. So, basta yun. Naging business na namin siya ngayon. And medyo malaki yung kinikita namin doon. And para talagang medyo catchy siya sa mga buyers. Meron kami mga free pot, merong mga libreng binibigay sa kanila.
Like, parang nagbibenta kami ng seedling tray. Minsan talaga i-share ko sa inyo yan. Pag nagbibenta kami ng seedling tray, nilagyan ko ng free na one pack na pet chai para talagang makakahikayat ng mga buyers. So, ganun yung mga technique na ginagawa ko. Meron ka mga pa-free doon sa mga buyers mo. Kasi sa dami-dami ng mga nagbibenta ngayon, talagang kailangan mong kunin talaga yung ano ng atensyon ng buyer talaga. Napaka-importante nun guys sa dami-dami ng mga nag-online ngayon. Okay? So, yun lang naman yung mga main... Ano pang tips na may bibigay mo pa? Yung si Papa kasi nandito eh. Pa? Hey guys. Ano masasabi mo? Pega-higa lang. Ngayon lang kasi kami na naka-relax ng very, very light. Ano pa? Tips mo sa kanila? Wala siyang maisip. Pag on the spot talaga, wala siyang maisip. Pero, yun, mag-comment kayo sa baba, guys. Itatry kong sagutin. Kasi, alam ko, ang dami-dami mga nanay ngayon na nag-online selling na din. So, leave comment on below. May kailangan may technique ka. O, kailangan kasi talaga may technique. May, ano, pa-free, pa-ganun, pa-charge sa kanila. Mm-mm. And, meron din akong mga nakikita mga nanay na nagbebenta na medyo... hindi siya ganun ka, medyo may kulang dun sa ano niya, pagbibenta. So, isa rin yun yung picture. Isa rin yun sa pagbibicture talaga. Si, isa din yun. Sa matrack sila sa kon. Sa picture ka. So, ayan, ibibenta natin yan lahat ng ano sa online. Pag comment kayo sa baba guys, sasagutin natin yan ng mabilis. Para ayun, para naman matuto kayo, meron kayong matutunan dun sa pag-online selling, magtanong lang kayo sa akin. Hindi naman ako eksperto dito, pero sa medyo matagal na ko na itong ginagawa, medyo meron na akong mga, yung mga failure ko dati, nakaka-learn din tayo doon, di ba? So, mag-init to si Papa. Kasi magkakape kami. So, ayun guys, hindi ayoko nang pahabain ito. Pero, yun yung mga businesses na, ano, na pwede nyo ma-event online ngayon. Trend pa rin yun guys, hindi pa rin yan nawawala. And, next time, pag-uusapan natin kung paano ko ginagawa yung mga seeds ko, kung paano ko siya ginagawa na ngayon talagang halos araw-araw talaga mayroon kaming benta ng seeds. As in, araw-araw. Parang isang buwan nata yan. Wala talagang non-stop yan. Grabe yung mga tao ngayon. Pero, ayun. So, I hope you guys enjoy. Salamat sa panonood kasi medyo mahaba na itong vlog. Nahihirap na naman ako mag-edit nito. So, see you in my next video, guys. Pa, babay sa pa. Paisa. Babay sa. Witik. Witik ba? Ang kalat-kalat ng aming TV stand, oh. Hala, dugay kay do. Papresyo kasi papa do. Bye.